Sa mga kapusong nagbabalak mag-Boracay, simula ngayong araw po, may 100 pisong dagdag na sinisingil na roon para sa accident insurance. Sabi ng kanilang lokal na pamahalaan, optional lang ito at para na rin sa kasiguraduhan ng mga bibisita sa isla. Nakatutok si Oscar Oida. Dahil sa white sand, clear turquoise waters at breathtaking sunset, isa ang Boracay sa itinuturing na top beaches, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Bago makapag-enjoy sa isla, kailangan magbayad ng 175 pesos na environmental at terminal fee. At simula ngayong araw, may sinisingil na rin ang lokal na pamahalaan ng Malay Aklan na 100 pesos accident insurance. Optional lang naman daw ito. Hindi man ito mandatory. I-encourage lang at saka na-offer lang ang isang insurer na per ordinance natin na para naman yun na protection sa ating mga turista ng Boracay in case merong mangyari, at least meron sila makuha na sa policy na nabayaran ng 100 pesos. Batay sa ordinansa, ito raw ay para masigurong mabibigyan ng agarang financial assistance ang mga turista sakaling masawi o kaya masaktan habang nasa isla. Yung mga turista daw na hindi interesado o di kaya may sarili ng travel insurance, hindi naman na raw kailangan magbayad ng 100. May table sila dyan sa support. Kung sino yung interested na individual, di yun ang magbibigyan. Kung hindi ka magisado, wala naman. Kahapon, umalma ang dating presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Boracay na si Elena Brugger sa anya'y dagdag lang na gastusin sa mga turista. Bawat establishmento raw doon ay may binabayaran na umanong insurance taon-taon. Ang Insurance Commission wala naman daw nakikitang mali sa akbang ng Malay Aklan LGU. Karapatan daw ng bawat LGU ang magpasa ng kanilang sariling ordinansa. Pero hindi raw dapat ito maging exclusive sa iisang insurance company lang, alinsunod sa insurance code. No insurance company issued with a valid certificate of authority to transact insurance business anywhere in the Philippines by the insurance commissioner shall be barred, prevented, or disenfranchised from issuing any insurance policy or from transacting any insurance business within the scope of coverage of its certificate of authority anywhere in the Philippines by any local government unit or authority for whatever guise or reason whatsoever, including under any kind of ordinance, accreditation system, or scheme. Sabi ng alkalde ng Malay, hindi naman exclusive ang ordinansa para sa iisang insurance company. Nagkataon lang na iisa pa lang ang nag-a-apply sa ngayon. Open naman to, anybody can apply as long na mayroon silang accreditation sa LGU. Kailangan kasi, ang dapat kasi insurance, dapat mayroon yung office to sa within the municipality. Mahirap kasi kung saan yung mga walang opina yan, paano mag-claim yung ating mga insurer? Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Department of Tourism. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.